So welcome nga guys para sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Pag-uusapan nga natin ngayong umagang ito, etong sila Kyle Kuzma, si Joe Ingles, si Ben Simmons at ganoon na rin etong Pelicans at patuloy nga silang naghahanap ng kanilang future point guard. At para nga sa ating unang balita, tungkol nga ito sa Los Angeles Lakers at sa Utah Jazz dahil ayon nga sa report na ito na nag-usap na nga silang dalawa itong dalawang team na ito sa posibilidad nga na pag-trade na itong Los Angeles Lakers dito kay Kyle Kuzma at sa number 22 pick nga nila kapalit na ito ni Joe Ingles at ang number 30 pick nila ngayong taon na ito. So yun nga ay ayon sa report na ito at mukha nga itong Los Angeles Lakers ay desidido na itong si Kyle Kuzma ay mapalitan na ngayong offseason na ito. At patuloy nga silang naghahanap sa mga NBA teams nang pwedeng kapalit na ito ni Kyle Kuzma. Noong nakaraan si Buddy Hield yung nireport natin at ngayon naman etong si Joe Ingles na isang veterano nga sa NBA. At alam nyo ba, eto nga si Joe Ingles ay isang 3-point shooter at siya na rin ay isang playmaker nga para dito sa team ng Utah Jazz. Eto nga si Joe Ingles last season ay nag-average niya ng halos 45% sa 3-point line at nag-average siya ng 12 points per game. At ito naman si Kyle Kuzma, 36% lamang doon at 12 points nga rin. Pero ang kinaibahan nga lang nito ni Joe Ingles kay Kyle Kuzma ay itong si Joe Ingles ay playmaker. Isa rin nga siya sa magagaling pumasa sa team ng Utah Jazz. So kung sakali nga na magkatotoo itong report na ito na si Kyle Kuzma for Joe Ingles, matutulungan nga nito ni Ingles si LeBron pagdating nga sa playmaking. At para nga sa ating next report, tungkol nga ito kay Ben Simmons at Philadelphia 76ers dahil malaki pala ang presyo ng pagkuha dito kay Ben Simmons. Dahil ayon nga sa report na ito, ang Philadelphia daw ay gusto ng apat na first round draft picks, tatlong pick swaps tapos isang batang player. At ayan nga ang asking price na itong Philadelphia dito sa team ng San Antonio Spurs. At ayon nga rin sa report ni Wojnarowski ngayon sa ESPN, ay gusto nga ng Sixers na mala-harden nga yung kapalit na ito ni Ben Simmons. Ibig sabihin, maraming ang draft picks. At itong report nga ito ay isang patunay dahil ito ang Philadelphia ay gusto nga ng 7 draft picks dito kay Ben Simmons at hiningi nila ito sa team ng San Antonio Spurs. At ang Spurs naman ay matalinong tinanggihan yung offer nga nun ng Philadelphia 76ers. Sa ating last balita, tungkol nga ito sa New Orleans Pelicans dahil magiging busy nga daw sila ngayong offseason na ito sa paghahanap ng kanilang point guard. Dahil ina-expect nga daw na itong Pelicans ay bayaran nga ng sobra itong si Kyle Lowry at kapag nga daw hindi niya tinanggap yon, hahabulin nila itong si Spencer Dinwiddie na coming off from an ACL injury. So itong New Orleans Pelicans nakaraan ay tinrade ang mga player nilang may malalaking kontrata na si Steven Adams at si Eric Bledsoe. At natapos nga yung trade na yon, meron na nga silang 36 million na budget ngayong free agency. So mukha nga talagang babay Lonzo Ball na nga dito sa New Orleans Pelicans dahil eto, naghahanap na nga sila ng kapalit na point guard dito kay Lonzo Ball. So yun nga lamang guys para sa ating mga balitang NBA ngayong umagang ito. Maraming nga salamat sa inyong panonood. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. At kung gusto nyo pa rin ma-update about sa mga ibang balitang NBA, i-click nyo lang ang ating mga video dyan. So yun lamang. See you guys next video. Bye!